Oh, alam niyo na. Game na. Maaga tayong nagising ngayon, no, para ihatid si Mrs. doon sa kanyang office. Pero bad news kasi maganda yung part ko kagabi. Pero pag balik ko dito, syempre umalis ako. Naunahan ako. First come, first serve kasi rito. So, wala akong choice kung hindi maghanap ng parking. Off ko ngayon. Ito ginagawa ko. Wala tayong magagawa. Kasi kailangan nating sumunod sa batas. Maganda naman yung ginagawa ng MMDA. Totoo lang. Pero sana take consideration. Ang gochi kasi ngayon ay necessity, no? Necessity in a way na hindi kasi maganda ang transport system ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Kung ako magta-travel from here hanggang office, baka bukas na ako makarating sa bahay namin. Ang gochi ngayon hindi na siya pasosyal o kung ano man gusto mong tawagin. Necessity po ang sasakyan ngayon. Bakit kamo? Simula na nagkaroon ng pandemic, sobrang hirap ng sumakay. Oo. Pero ganun pa man, kailangan nating sumunod sa mga pinapasunod ng gobyerno. Pero sana magkaroon ng consideration naman, di ba? Hindi lahat ng taong may kotse eh ginusto nilang wala silang maparadahan. Yung iba kumakapit sa ganito para makapasok at maging convenient. Teka nga, mag-seatbelt nga muna ako. Mahusgaan tayo ng mapanghusgang mundo ng social media. Ayan, yan. Sige. Continue tayo. Sana naman isang araw, no, maiayos ng government yung transport system natin para, alam mo yun, convenient tayong mag-travel kung saan-saan at isa kayo yung mga pamilya natin kung saan-saan. Ako kaya lang naman ako nag-kotse kasi para sa pamilya ko at pampasok sa trabaho. Ayoko kasi mag-motor, hindi ako marunong mag-motor. So, napadelgado kasi mag-motor, totoo lang. O, puro reklamo man ako. Pero, totoo naman yung sinasabi ko, no? So, parang hindi naayon pa yung pag-iistrikto ng mga, ng gobyerno, ng MMDA, pagdating sa mga pagpapark sa tabi ng bahay mo. Yun nga, sana isang araw makahanap din tayo ng mapagpaparkan. Kasi sa amin, ang structure ng lugar namin, kaya namin magpagawa ng garahe. Ang problema, hindi makapasok doon sa loob ng street namin. Kasi daang tao lang ang pwede. Hindi ko ba alam paano plinano ng city engineer itong lugar na to. Na hindi kayang pumasok ang sasakyan. Pero ang daming malalaking bahay sa loob. Ay, puro reklamo, no? Pasensya na po kayo. Ako po ay nai-stress na. Sobrang higpit po kasi. So, ako, I need to wake up for 6 a.m. para ilipat yung sasakyan. Hindi ko naman sinisisi ang gobyerno. Hindi naman. May karapatan naman silang ipagpatupad yung batas na yun. Pero parang hindi pa naaayon yung sobrang higpit nila. Kasi nga, yung tao ang hinahanap convenient pagdating sa transport system. Tignan mo. Pupunta ka lang yung carousel na yan. Pupunta ka lang sa Makati. Ay, di ba? Ang tagal. O sige, sabihin natin from Quezon City to Monumento lang. Ang layo ng babaan at the same time, sobrang dami ng tao. Siksikan, dikdikan yung mukha nyo sa loob ng bus. Ano ba? May COVID pa rin naman, di ba? Kung magkahawa-hawaan tayo dun, kung pumasok yung bagong variant ng COVID-19, lockdown na naman tayo. Although sinabi ng Pangulo na wala ng lockdown, paano kung kinakailangan? O di gutom na naman lahat ng tao?
yung ibang mga bansa nga, sige, oo, nagtatanggal na sila ng mga mask, tatanggal sila ng kung ano-ano. Pero yun nga, sige, pa-car wash na lang muna tayo. Ay, sobrang stress na ako. Eto, pumark muna ako. Paid parking dito sa may malapit sa amin. Actually, 5 oras, 6 na oras dyan. Nasa 50 pesos, 60 pesos. Pero accumulating yun. Kung naka 7 hours ka na, matik 100 na yung babayaran. Necessity talaga ang parking. Kaya yung may mga lupang malalaki dyan, naku, huwag nyo po ibenda, gawin yung parking lot. Ito. So, ganito ang buhay ko everyday. Ganito ang buhay namin dito sa lugar namin. Halos lahat kami dito sa street namin, may sasakyan, pero nasa kalsada kami nagpa-park kasi nga hindi kayang pumasok nung sasakyan sa loob ng iskinita namin. Sorry, pero yan talaga ang katotohanan eh. Wala kaming pwedeng ibang gawin kundi ganun. Kasabihin nila, dapat unahin mo parking mo. Kaya kong bumili ng parking, kaya kong magpagawa ng parking. Yun nga lang, yung design kasi ng lugar namin, hindi pwedeng lagyan or hindi pwedeng daanan sa sasakyan kasi daang tao lang yung papasok. So, ayan. O, pabalik na ako sa bahay namin ngayon. Pasensya na po kayo kung itong vlog ko ay puro reklamo. Pero, sana magkaroon ng consideration sa amin. Kahit oras lang, kahit na schedule lang, no? Schedule lang na. O dito sa kabila, from 6 a.m. to 6 p.m. O dito naman sa kabila, from 6 p.m. to 6 a.m. Diba? Pwede naman natin pag sa ibang bansa nga, naglalagay sila ng pay parking sa kalsada. Bakit sa atin hindi natin gawin? Diba? Yun lang. Salamat.